Magandang araw mga bata, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa wastong pagbasa ng tula. Ating tatalakayin ang tono, diin, hinto o antala at ekspresyon. Ang layunin ng ating talakayan sa araw na ito, una, kayo ay nakababasa ng maikling tula ng may tamang bilis, diin, ekspresyon at intonasyon. Ikalawa, nakakasagot ng mga pangunawa ang mga katanungan tungkol sa nabasang tula. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, atin munang subukin ang ating kaisipan. Ang panuto, bigkasin ang mga sumusunod na salita o pangungusap. Paano mabigkasin ang number 1? Ang tamang pagbigkas nito ay ako. Habang ang number 2 ay ang tamang pagbigkas nito ay ako. Ang number 3 naman, okay, ang tamang pagbigkas nito ay dumating na ang bagyo. Number 4, paano pabigkasin ang number 4? Ang tamang pagbigkas nito ay dumating na ang bagyo. Habang ang number 5 naman ay ang tamang pagbigkas nito ay may sunog. Hanabang ang number 6 ay ang tampang pagbigkas nito ay may sunog. Paano naman bigkasin ang number 7? Ang tampang pagbigkas nito ay may sunog. Okay, mula sa ating gawain kanina, ating nalaman na mayroong mga iba't ibang tono, paraan sa pagbigkas ng mga salita. At dahil sa iba't ibang mga pagbigkas ng salita, ay naiiba ang mga kahulugan nito. Paano ba bigkasin o paano babasahin ang tula? Upang maging wasto ang ating pagbasa ng tula, kailangan nating mabigkas ang tamang tono, diin, hinto o antala at ekspresyon ng mga salita o pangungusap. Sa ating pagbabasa ng tula, dapat natin taglayin ang mga sumusunod. Una, dapat tayo ay mayroong tamang tono. Dapat may tamang diin, hinto o antala, at ekspresyon. Isa-isahin natin ang apat na yon. Una, tono o intonasyon. Ito ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng pantig sa isang salita, parirala, o pangungusap. Halimbawa, nung sa ibaba, ang pinakaunang pangungusap sa halimbawa. Paano ba ito basahin? Ang pagbasa nito ay, talaga bang nanalot tayo sa paligsahan? Ang kahulugan nito ay, may pag-aalinlangan o mababa. Ibig sabihin, yung ating pagbasa ng ating pinakaunang halimbawa ng salita o pangungusap, ito ay nagtatanong. Nagtatanong siya kung talaga bang nananalo talaga sa paligsahan. Habang sa ikalawang halimbawa naman, ang pagbasa nito ay talagang nanalo tayo? Tama ba yun? Ay hindi. Talagang nanalo tayo. Ang kahulugan nito ay ang pagpapatibay. May pagpapatibay. Ang tono nito ay mataas. Kapag tayo ay nagbabasa ng mga pangungusap, kung ito ay nagtatanong, kung ito naman ay padamdam, ay naiba-iba ang tono nito. Minsan may mga pangungusap na ang tono ay mababa at ang iba naman ay mataas. Sa unang pangungusap, ating nalalaman na ang tono nito ay mababa. Talaga bang nanalo tayo sa paligsahan? Habang sa ikalawa naman ay mataas. Talagang nanalo tayo. Tumungo tayo sa diin. Ang diin naman, ito ay tumutukoy sa bigat ng pagbigkas na pantig na maaaring magkaiba
sa kahulugan ng mga salita, maging ang mga ito ay may magkapareho ng baybay. Tingnan natin ang halimbawa. Pare-pareho sila ng baybay o spelling. Ang spelling nila o baybay ay H-A-P-O-N. Pero kung ating itong ibahin ang diin nito sa ating pagbasa, ay mag-iiba ang kanilang kahulugan. Ang unang halimbawa, pag ating itong binigkas ng malumanay, ang pagbigkas nito ay hapon. Ang hapon ay ibig sabihin ay afternoon. Habang kung ating bibigkasin ng mabilis, ang pagbigkas nito ay hapon. Ang kahulugan naman ng hapon ay Japanese. Okay, nagkakaiba ang kahulugan ng mga salita kahit ito ay pareho ng baybay kapag iba-iba ang ating pagbigkas nito o ang pagdiin natin sa ating pagbigkas. Okay, alitin natin yung hapon at hapon. Magkaiba ang kanilang pagkahulugan dahil sa kanilang diin sa pagbigkas. Pero, iisa ang kanilang baybay. Ikatlo, ano naman ang hinto o antala? Sa ating pagbabasa, dapat natin ito malaman. Ito ay tumutukoy sa saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ipapahayag. Maaaring gumamit ng simbolo ng quit o gitling. Kapag tayo ay nakakakita ng simbolo na quit o gitling, ay dapat tayong huminto dyan. Pagkat ang paghinto ng pangungusap ay maaaring magbibigay ng kahulugan ng pangungusap. Halimbawa, ano na sa mga halimbawa ng mga pangungusap? Paano babasahin ang unang pangungusap? Ma'am, Maria Julia Rose po ang pangalan ko. Ang kahulugan nito ay ipinapahayag na Maria Julia Rose ang kanyang pangalan. Okay, ang kuwit ay nasa tabi ng ma'am. So parang tinawag ni Maria Julia Rose si ma'am at sinabi niya na ang pangalan niya ay Maria Julia Rose. Sa ikalawang pangungusap naman, paano ba ito basahin? Okay, ganito. Ma'am Maria, Julia Rose po ang pangalan ko. Ang kahulugan nito ay ipinapahayag niya na Julia Rose ang kanyang pangalan. Habang sa huling pangungusap naman, ganito ang pagkasabi. Ma'am Maria Julia, Rose po ang pangalan ko. Ipinapahayag na pangungusap na ito na Rose ang kanyang pangalan. Dahil sa mga kuwit sa pangungusap, maaaring magbibigay ito ng ibang kahulugan sa ibang pangungusap. Tulad ng mga halimbawa natin binasa kanina. Sa ikaapat naman, dapat natin tandaan na dapat tayo magbasa ng may ekspresyon. Ito ay nagsasabi kung ano ang naiisip o nadarama ng isang tao dahil nakikita ito sa mukha. Ang iba't ibang ekspresyon ay saya, lungkot, gulat, inis at iba pa. Sa ating pagbabasa ng tula, dapat natin malaman kung ano ba ang mensahe nito. Kung ito ay nakakalungkot, dapat ang ating mukha sa ating pagbasa nito ay malungkot rin. Hindi yung malungkot ang binabasa, pero ang mukha ay masaya, ay hindi ito magkakatugma. Okay, paano babasahin ang may pasok na kapag ikaw ay nalulungkot? Tama, ang pagbasa nito ay may pasok na. Kung ikaw ay masaya, paano babasahin ang may pasok na? May pasok na. Ganun. Kung ikaw ay nagagalit, paano babasahin ang may pasok na? Okay, magaling. Dapat natin tandaan na dapat natin taglayin sa ating pagbabasa ng tula ang mga sumusunod. Ang tono, ang pagtaas at pagbaba ng pagbigkas, ang diin, ang bigat ng pagbigkas, ang hinto o antala, ang saglit na pagtigil, at ikaapat naman, ang ekspresyon. Dapat nating ipakita sa ating mukha ang ekspresyon o ang emosyon o damdamin. Meron tayong tula rito, basahin ang tula gamit ang mga paraan ng wastong pagbasa nito upang maipakita ang damdamin nito. Paano babasahin ang unang tula?
Pakibasa nga. Magaling. Habang sa uling pangungusap, tula naman ay, ang tula nito ay tungkol sa orasan ay tingnan. Paano babasahin ang tulang ito? Basahin mo nga. Okay, magaling. Ito ang dapat nating tandaan sa ating pagbabasa ng tula. Una, nagbabago ang tandaming ipinarating mo sa pagbasa ng tula sa pamamagitan ng tono, diin, hinto, uwantala at ekspresyon. Dapat natin taglayin ang tamang pagbigkas ng tono, diin, hinto, uwantala at ekspresyon upang may paparating natin ng maayos ang damdamin at mensahe sa tula. Huwag natin kalimutan ang dapat natin taglayin sa pagbabasa ng tula. Ang tono, diin, hinto, uwantala at ekspresyon.